Hi guys, magandang araw at meron tayong tanggap galing pa ito sa Caloocan. So pinadala lang ito guys sa Lalamove. So salamat sa tiwala sir sa pagpapagawa nyo. So ang titik bubuksan natin to, yung sinabi sa akin ay iPhone 6 Plus, 6S Plus. So pinagawa na daw niya sa ibang technician doon sa Victory Mall, kaso hindi magawa-gawa. So ang problem niya ay hindi nagta-touch. So si ang sabi daw sa kanya ay nagpalit na daw ng touch IC, hindi pa rin gumagana. So che-check natin ngayon guys kung ano yung problema nito, bakit hindi nila magawa. So susubukan natin mamaya, bubuksan muna natin, tapos sisilipin natin to sa microscope kung anong mga piyesa ang nagalaw, kasi para sigurado tayo sa gawa natin. So open muna natin para malaman natin kung ano talaga sira, kung talagang sira talaga yung ano niya, touch, kung hindi ba magpa-function. So ang LCD niya may basag na. So meron naman siyang kasamang LCD, so papalitan na lang natin. So ito, hindi gumagana guys. So hindi siya nagta-touch talaga. So ito yung mga paborito ko gawin guys na hindi nagta-touch. Talagang sinisipagan ko yung style ko dito para maano, magawa. So ayun, ayaw talaga, buksan muna natin guys. Ayan, open muna natin. So ayun guys, may tatlong kulang. So ito yung tatlong kulang diode yung wala, isa tsaka itong dalawang magkatabi. So ito negative to, ito lang. So yan lang yung tatlo. So yun lang ang problema ata dito guys, kaya hindi nila mapagana-gana. So ang gagawin natin dito guys, kukuha lang tayo ng diode sa ibang board, tapos ta-transfer lang natin sa kanya. So marumid guys, so lilinisin lang natin to. So basic lang to guys, kung ito lang ang sira, hindi lang siguro nila makita, gawa na wala silang microscope. So yun yung pagkakaiba natin guys pag wala talaga tayong gamit. So hindi natin makikita kung may mga problem na ibang nawalang mga diode. Kasi importante guys itong tatlo na nawala sa touch function yun. Hindi magpa-function yung touch screen pag wala yung diode na yun. So matik kasi yun guys na nakalagay sa connection ng touch IC. So dadagdagan ko lang to ng mga lead para mamaya kukuha lang tayo ng diode, ililipat lang dito. So ganun lang siya kasimple guys. So hindi ko na masyado tutukan sa microscope kasi blurred siya. So medyo blurred pag sa camera dinaan. So mamaya medyo malayo din natin gaano makikita to kasi masyado maliit. So kung dadamputin na lang natin yung diode, tapos lilipat na lang natin. So bali tatlong piraso lang to guys na diode. So tatry natin kung gagana, kung gagana yung mga nawala, kung doon lang talaga. Kasi kulang siya guys, kulang siya ng tatlong diode. So pinaka-importante yung nawala, kaya hindi siya nagtatouch. So mamaya malalaman natin kung pagkalagay natin ng tatlo na to, kung gagana ba talaga. So dito na yung malalaman. So ganun lang siya guys. So wala naman tayo nabibiling buibili ako guys ng mga sira na mga board, doon ako kumukuha ng mga piyesa. Mas tipid kasi yun guys, compare natin sa buibili tayo ng mga diode, medyo may kamahalan din ng konti, sayang din pera. So ito guys, tatry na natin. So lalapag na natin yung LCD niya kung gagana ba talaga. Tingnan natin yung ginawa natin guys, kung gagana yung tatlong diode na yun. So ibig sabihin, inayawan na sa ibang manggagawa. Malamang yun guys, kaya hindi lang makita-kita na walang piyesa. Siguro guys, wala rin silang gamit. So yun ang may papayo ko guys, kung bago ka lang sa pag-re-repair, pinaka-importante yung bumili ka ng microscope, dahil napakaganda talaga ng trabaho pag may microscope. Ayun, ito na guys, gumagana na. So ibig sabihin, yun lang ang nawala guys, kaya hindi siya gumagana dahil yung tatlong diode wala. So ganun lang siya guys, kadali. So may nawalang piyesa kaya hindi siya gumagana. So kahit anong palit mo ng LCD, kung talagang
hindi gagana, hindi talaga gagana yan. Kasi kulang nga naman ang diode. So, ganun lang siya ka-basic, guys. Kahit sino kayang gumawa ng ganito, napakasimple lang, basta may gamit tayo. So, aralin lang natin ang aralin kung paano gumawa ng cellphone. Tsaka, once na may sira, natanggap, wag masyadong, wag agad na nagpapalit-palit ng kung ano-ano. Check muna natin yung mga, ano, yung PCB board, check natin kung may kulang o wala. Tapos silipin natin. Ngayon, masasabi ko, guys, kung may diagram kayo, guys, mas maganda kasi doon mo makikita kung ano yung mga kulang na pyesa. Sa diagram kasi, guys, makikita mo, kumpleto yung pyesa, makikita mo. Pag may kulang, malalaman mo agad. Ito, guys, isa pa, putol ang camera. Yung camera flex, putol, so sira din siya. Yan ang problema pag galing sa iba mga technician, guys, na pagdating sa, minsan, sa sobrang bukas-sara, minsan napupunit na siya. So, papaliwanag ko na lang sa customer kasi ang customer nito, guys, takakaluukan pa. So, ito, guys, I hope na may natutunan kayo sa ginawa natin. So, ang ano lang, guys, aral-aral lang pag ano, pag lagi mag-iingat sa paggagawa para hindi nyo masira ang isang cellphone. Ganun lang ka-basic yun, guys. So, kung bago ka man sa channel ko, I hope na nakasubscribe ka para ma-update kita sa bago kong upload. So, thank you, guys. Once again, salamat.